Yun, what's up mga kahabi? Welcome back to my channel. Pag-usapan natin kung ang flower horn nga ba ay nabubuhay kahit walang aerator. Yung iba kasi, ang tinatanong nila, nabubuhay ba ang flower horn kung walang oxygen? Pero kahit anong isda, hindi mabubuhay nang walang oxygen na. Ang tamang term doon, mabubuhay kaya sila kung walang aerator or pump. Simulan natin to. Ayun na nga mga kahabi, ano? Pakita ko sa inyo kung paano ko sineset up. Ayan, kung ano yung naging setup. Bago ko lagyan ng flower horn yung mga Wilkins, kahit na walang aerator, flower horn fry ang nilalagay ko rito hanggang ma-grow out na sila. Ito nga pa lang sasabihin ko rito, ayon lang dito sa ginagawa ko at experience ko na rin, no, dito sa paggaganito ng flower horn fry. Yan, kung makikita nyo, siguro mga 2 inch to 3 inch pwede kayong mag-allowance dun sa tinanggal na top part ng Wilkins. 10 liters, mas maganda. Ayan, binutasan ko lang to ng soldering iron. Paikot. Mas marami, mas okay. Basta yun sa part lang na hanggang doon lang yung tubig na gusto nyong ma-reach kahit na ano. Kasi outdoor setup to. Outdoor setup, kung umulan, ayan, magkakaroon din sila ng tubig. Kaya kung walang butas yan, pinaka-overflow nya, haapaw, may chance na makatalon yung flower horn. Ito, kahapon ko lang nilagyan ng tubig, kaya hindi ko pa siya lalagyan ng isda. Siguro mga 3 days to 5 days. Kahit walang lumot, lalagyan ko na yun ng isda. Ito yung mga nakaraang Wilkins natin. May mga laman na to. Ayan, makikita nyo. Mahigit 1 month na sila dyan. Mahigit 1 month na. Yung iba, palalagay lang. Ayan, yung mga maliliit pa. Ang ganda ng pearl nila sa green water. Ayan. Ngayon guys, tip lang dito. Kasi sugal din to eh, kung masasanay nyo yung ano eh, yung fry. Mas maganda pa rin syempre kung may aerator. Tapos ganyan, naka green water. Mas okay yun. Kahit airstone lang. Para may source of oxygen lalo sila. Ayan naman yung disadvantage sa ganito. Ayan. Puro dahon. Pero okay lang yan. Natatanggal naman yan. Sipagan na lang magtanggal. Ayan, gamit yung mga gantong net. Pwede nyong iskupin yung dahon. Kung may magtatanong naman kung nagwa-water change ako dito, kung kaya nyong i-water change, higupan yung pinaka baba ng tank, pinaka sahig ng tank, mas okay. Pero ako kasi dito, siguro tatagal lang sila dito ng 2 months. Pag nag-grow out ko na or may bumukol na hump or cock sa kanila, ilalagay ko na sila sa tank, sa display tank ko ng mga pambenta. Ito, katulad nito. Kung makikita nyo, may mga hump na. Mga kapatid nila yung nandun sa Wilkins. Iyan. Yan, medyo lalaki na rin kasi sila rito. Ayan.
yun lang guys. Tapos kung may tanong kayo, pwede nyo akong IPM via Facebook, Yelan Santos, or pasok kayo dun sa page natin, Yelan FH and Gapis, para sa ibang katanungan. Or kung may gusto kayong itopic natin, pagkaya kong gawa ng video, comment nyo lang dito. Check natin kung pag di tayo busy, kaya nating gawa ng video, gagawa natin. Yun pa pala guys, no? Ang feeding ko dito sa mga nasa Wilkins 2 times a day, Tubifex sa mga maliliit, at binibigyan ko naman yung mga 1.5 inch or 2 inch ng pellet na din, alternate. Yun lang, at maraming salamat sa suporta. Thank you.